Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan adlaw Lunes, 5 na kita sa bulan sa Hulyo 2021. Ako nga partner na si Kabong Ponyo. Kami nagaimbita kaninyo ubanin ning atong programang Tinig ng Bayan kay ubay-ubay ning atong hisgutanan sa natibukan ning atong programa no. Og pipila lang sa mga hisgutanan mga katinig nga kinahanglan nato mahatagan og higayon aduna kitay good news ug bad news. Ang good news, hala sa mga naka second dose na pwede na nga mo travel nga di na pangitaan og negative result sa iyang RT-PCR test. Oy, maayong balita no. Apan, ang bad news mga katinig sa mga first dose, dili pa pwedeng maglaroy-laroy, no? Kinahanglan pa naka-complete o naka-fully vaccinated ka na. Ang dili pa gahapon, no? Nagaluksa karon ang atuang mga kasundaluhan o ang mga Pilipino tungod sa nahitabong pagkahagba gahapon sa Osaka Aeroplano sa C-130. Nga gipanagiyahan sa Philippine Air Force sa dito sa Hulusulu mga katinig kay sumala pa sa taho no kung diin ang nikabat na sa 45 ka mga nangamatay kadaghan na niini mga sundalo mga bagong graduate yung mga sundalo no ang mga nangamatay unya dunay 29 ka mga kadaghan nini mga nangamatay mga sundalo then doon na po ay duha ka mga civilian human na ang nahitabong pagkahagba sa usa ka C-130 airplane diya sa may barangay Bangkal no sa Hulusulu atong ginatawagan ko sa public information office no sa EFP PAO dito mismo sa Campa Aguinaldo kang Lieutenant Colonel Maynard Mariano kay ang siyang spokesperson na sa Philippine Air Force sa kalabot ni ining panghitabo kay sumala pa sa report sa Western Midman mga sumala kang General Subihana wa nakanaog sa runway ang nasoy nga eroplano no human kini kalanin hinungdan gipanikamutan pa nga ibalik sa piloto ang eroplano sa runway apan og hagsa dito sa may barangay Bangkal ang katong C-130 Hercules nga kung diin dunay tulo ka mga piloto lima ka mga crewman no. Ang dili maayo ini mga katinig kay mga bagong graduate pa sa basic military course gikan sa Cagayan de Oro nga deploy unta sa 11th Infantry Battalion sa Joint Task Force Sulu ang naasoy nga mga sakay nga mga sundalo og sa dihang nahitabo kining insidente no alas 11:30 kagahapon nga adlaw basin do nakita yung mga doon na po kita siguro mga kaila din ang mga sundalo no mga bagong kung gikag kagaya ni mga katinig buot pa sa butana adri gikan sa Mindanao ang mga naasoy nga mga sundalo i-assign unta dito sa Hulusulu
dunay mga duha pa ka mga sibilyan nga nadamay sa naasoy nga pagkahagba sa naasoy nga eroplano. But anyway, as today ang problema, pilot error o mechanical error, no? Pero bag-o pa ang naasoy, bag-ong karaan. Mga tigulang naman kayo ng mga eroplano ginapadala diristo ang mga katinig, no? Panahon pa na sa World War II siguro, kaya naasoy nga si 130. But anyway, padayon na itong pag-contact, lisod lang dagan siguro mga schedule food nga lain, nagaring lang ang phone, no? But anyway, sa pika sa bahin na mga katinig, atong balikan kining mga kaso sa COVID-19 kay ang nakanindot ni ini diri sa probinsya sa Cotabato ingon man sa Sokcharjan region padayon ang pagkunhod, no, sa kaso sa COVID-19 o kinitimailhan nga epektibo ang gipatuman nga pag-extend, no, sa general community quarantine. Gani sa pinakaulahing datos nga gipagawas sa DOH sa Sokcharjan region kagabi, niubos na ang kaso na analamang sa ang aktibong kaso, no, naanalamang sa 3,191. Oo, pero nalata sa 21,983 ang confirmed cases. Diri sa probinsya sa Cotabato, 609 na lang, no? Nakita na ito ang pagkakunhod na sa mga kapinsimana na ang nilabay from 700 plus to 600 na lang ang kasamtangang aktibong kaso. Uy, maayo kaning balita, ano? Atong balikan tong maayong balita, human na giaprubahan sa IATF mga katinig itong resolution number 124-B nga gipagawa sa interagency alang sa interzonal travel, no? Kung fully vaccinated ka, dili nakapangitaan o imuhang negative RT-PCR test, no? Pero malagi, sumala po sa Okta Research Group sa mga individual nga natagaan og unang dose sa COVID, ayaw kumpiyansa. Delikado pa sa gihapon nga matakdan ka sa virus. So busa amping-amping lang gyud da kanunay. Kini nga naasoy nga mga bag-ong katikaran karon sa mga panglantaw sa tumang ekonomista, no? Naa si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo di Davao University. Prof, good morning. Yes, magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Oho, medyo may magandang balita tayo para sa mga nabigyan ng bakuna. Sigurado ito'y makakahikayat, no, ng mga kababayan natin nagdadalawang isip na magpabakuna na rin. Pero ang problema, kulang na kulang tayo sa supply. Ano ho'y nakikita ho ninyo? Yeah, actually medyo magandang balita nga talaga 'yon, no. In fact, nakita natin kahapon yung reaction ng mga tao, no, na parang excited sila na magpabakuna, no? Dahil sa yun na, aside from the discounts na nakukuha nila, right now may mga iba't ibang companies na nagbibigay na ng discounts. Yung travel din, no, medyo mas madali na mag-travel, no, hindi mo na kailangan ng RT-PCR. Pero may titingnan pa rin tayo, for example, hindi ba masyado pang maaga rin ito, no, kasi tingnan natin kung ilan na ba yung nabakunahan. Although ngayon dito sa Davao medyo full force na yung pagbabakuna. Mm-hmm. Second is that meron pa rin yung kahit yung RT-PCR merong nandadaya, eh. So ano rin, no? Ang sana gusto natin medyo ma-centralized at ma-computerized itong bakuna passes ng mga fully vaccinated na ng mga individuals para hindi madaya, no, kasi baka ito rin yung gagamitin nila. And pangatlo, huwag ibababa yung health protocols, no, kasi nga although you might be immune from the illness, but you're still not immune from the virus. Correct. So, pwede ka pa rin maging carrier. Although, hindi mo mararamdaman, no, pwede ka pa rin maging carrier. So, sabi natin, okay, maganda to, no? Kasi mas nainganyo yung mga tao. Aside from, it will open up a bit our economy. Pero, yun na rin, no? Kasama sana niyan ay yung matinding warning na patuloy pa rin yung pag-iingat. At the same time, no, sana ma-fully digitalize natin, ma-computerize natin, centralize itong lahat na itong mga vaccine passes
para walang dayaan eh. Kasi kahit isa lang dyan, yung medyo matdadaya, malaki yung magiging impact niyan. Ang problema niyan, ang hirap i-contact trace niyan. Kasi nga we ano no, medyo naging confident tayo na immunized siya. Pero yun ang sabi natin no, same with a lot of individuals na nakikita natin na ngayon no, sa balita na nahuhuling na memeke ng RT-PCR, what will prevent them no na mag-fake din ng ano no, ng vaccination card. Oh, kasi sa mga nakita ko prof ano, na mga nabakunahan na yung kanilang mga card na ibinibigay na nanggagaling sa LGU, ang binibigay pala ng LGU, especially ng local IATF, yung blank card, then ang hospital na ang magpipil up doon at magsasign. So, ganun kadali, madaling ipeke o pikiin yung ano, nasabing card, ano? Unless siguro, yung mga nagpabakuna, mayroong ipipresenta na larawan na siya'y naturukan. Pwede siguro yon, dagdag na ebidensya na naturukan nga siya ng dalawang dose ng bakuna. Yeah, tama ka nung. In fact, nagpabakuna tayo last Friday, no? Medyo ano, talagang fill in the blanks lang yan. Pati yung walang control number yung mga cards. Sabi ko, medyo mahirap din yung, ano, yung picture. Pero sa akin na lang. Kasi ano yun, before ka binigyan ng card, nire-record yun sa computer. No? And I think that will be, ano, no? Naka-connect yung computer. Oo, naka-centralized na. So, yun sana yung, ano, no? Na yung DOH na mismo yung mag-i-issue ng card. Na yun na, magpapatunay talaga na fully vaccinated ka na based on the records. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng record kung hindi ka dumaan sa process. So ano naman, medyo pero meron pa rin tayong ano eh, meron pa rin tayong mga naririnig na, for example, nung nasa pila na, na-register niya yung kanilang pangalan, tapos nung nalaman nila kung anong brand ng vaccine, in the middle of the process, umaatras. So yun lang yung medyo delikado. Kasi ibig sabihin, na-record na sila, pero hindi naman sila nagpa-vaccine. Pero for me, sana yun na, ganun na lang, no? Digitalized, no? The same way na nag-issue tayo ng QR codes, sana ganun na rin, no? Para hindi na rin kailangan na, ano eh, hindi na kailangan na face-to-face na mag-i-issue, no? Mapapadala na lang sa ano, sa iyo, no? Digitally, eh, yun na lang yung gagamitin mo as your vaccine card. So kung titingnan natin itong nasabing kautusan, may possibility premature dahil hindi pa preparado ang lahat? Kung yung titingnan pang kalahatan na prof, ha? Kasi basta sinabi lang, okay, inaprobahan na yung resolution, pero yung tawag dito, yung internal rules and regulation nito, yung IRR niya, parang ano pa, no? Premature? Yeah, aside from the IRR, yung ano mismo, no, yung infrastructure mismo dun sa on the ground, no, sa LGU, no. So paano i-check ng LGU ito? Paano i-check ng LGU na yung vaccine card talaga is authentic, di ba? Kasi iba, oh, baka ganun din, RT-PCR nga, pinipeke yan pa kayang card na walang control number. So sabi ko, okay, maganda tong ito. Lagyan na natin ng mechanism. No? So kung ano, kung ganun, lahat ng mga na fully immunized, no? At saka ang ano, para masigura, kasi hindi lang naman fully immunized dapat eh. Dapat after ng ano, ng immunization, more than 2 weeks, no? Dapat before lumabas. So ako, para control natin 'yon, is that pwedeng ipadala yung QR o yung vaccination card o yung vaccination pass after 2 weeks nung final dose niya nung vaccine. Para sigurado, di ba? So, yun, ganun sana, no, na, kasi ang mga tao ngayon ay excited, no, na ang dami nang magpa-vaccine kasi mas masakit daw kasi yung RT-PCR compared dun sa isang turok na lang or dalawang turok. So, hopefully sana, no, maganda ito, no? So, ito, I know, nilabas nila to para yung mga itong talaga tao, yung mga tao ma-excite, mag-vaccine. Pero sana, ayusin na rin natin yung magiging mechanism natin, no? How to check this, no? And how to check yung mga peke. Dapat ilabas na rin centrally, no? Digitally, computerized, yung database nito. And bigyan ng parang specialized QR code etong mga fully vaccinated para at least, no, sigurado tayo na totoo talaga na sila ay nabakunahan. Oo, pero ang tingin ko dito, Prof, kung sakasakaling itong mga idea ninyo ay makarating sa ating IATF, malamang na magbabago yung direksyon, ano? Malamang na posibleng babawiin muna habang i-implement itong mga dapat na mga mekanismo niya. Yeah, actually, pwedeng hindi naman bawiin, no? Ito lang para lang, ano, so sabihin nila, okay, pwede na, no? Pero hindi pa siya implemented.
i-extend mo na ng ano, dadaan mo na yung mechanism, i-establish natin yung mechanism. Uh-huh. Ito kasi, alam ko, I understand yung IATF, parang talaga maingan yun. Kasi meron pa rin talaga tayong ano, no, a percentage of our population still ano, medyo hesitant sa pagbabakuna. And I think ito yung one way talaga, no, to really encourage them na magpabakuna. So kasi pag binawi, parang sabi, ay naku, wala na naman. Oo, so hindi, huwag na natin gawin yan. Ilalagay na natin, no, pero let's prepare, no, yung ground, no, let's prepare na the mechanism para tuloy-tuloy na talaga. So magkakaroon tayo, for example, kung ngayon na marami nang nabakunahan, sabihin na natin, sige, by ano, by end of August or start ng September, ano na, no, mapapadalhan na kayo ng mga QR codes nyo or vaccination passes nyo, pwede nyo na magamit yan. So yung mga tao, there's something to look forward to, no, na talagang gusto na rin nila magpabakuna, kasi pagdating ng September, pag ito, meron na tayong na-pay down mechanism, aba, di maganda na to, no. And we can also open up the economy pa konti-konti. Mm-mm, tama, tama po. Pabor ako sa inyong opinion na Prof. Cognay dito. No? Sa kabilang banda, sa larangan ng politika, ito, pinag-uusapan din kasi ngayon, no? Pati sa social media, mainit na. May bagong pahayag itong si Senador Manny Pacquiao at merong pagbubunyag na sinasabi maliban doon sa naunang naibunyag na katiwalian sa Department of Health. Meron ding katiwalian dito sa DSWD, especially nung pamamahagi sa social amelioration program ng gobyerno na idinaan sa e-wallet. At ganun din yung Department of Energy na umano'y sangkot din ano, sa katiwalian. Ano ho yung nakikita nyo rito? Kasi ang sabi din ng Senador, hinimok niya si Pangulong Duterte na kumalma, ano? Dahil siya ay nasa ano pa rin naman administrasyon yung kanyang suporta. Yeah, actually two things ang medyo may nakita kong problematic doon. Number one is the venue, number two is the timing. Uh-huh. Yung venue kasi, kung meron kang ebidensya, hindi mo ipepresent yan sa press con. Ipepresent mo yan sa tamang lugar. Kung talagang gusto mo ng all-out investigation, ipresent mo yan sa Senado. Senator naman siya. Sabi ko, ano, isang privilege speech lang yan. Automatic yung investigation yan. If you remember, sa privilege speech din, nag-umpisa yung impeachment ni President Erap, if you remember, di ba? Napunta sa ganun. Idaan niya sa tamang proseso. Kasi unang-una, we cannot verify those papers. So pinakita niya, ito yung mga papeles. And for all we know, yun lang din yung mga sinubmit niya, ni Secretary Duque. Mm-hmm. So mali yung venue. So alam natin na, anong ibig sabihin nito? Anong next nito? Basta na lang mag-press conference kasi mga tao medyo magagalit. Uh-huh. So sabi nga natin, una, there's a problem with the venue. Pangalawa, there's a problem with the timing. Alam natin, bakit ngayon lang, uh-huh, 'di ba? Alam na natin election na next year. Alam natin kung ano yung ano ang purpose and objective ni Senator Pacquiao. So bakit ngayon lang? At una, kung lumabas yung mga papeles na yun, kailan niya nakuha yung papeles? 'Di ba? Kung nag-investigate, kailan nag-investigate? Kasi kung matagal na palang inimbestigahan at inupuan niya lang, then there's something wrong with him, 'di ba? So pinabayaan niya lang. So yun, dalawa yung talaga nakita kong problema nung napanood ko yun, no? Venue and timing. And I think ngayon pa mas matindi yung timing kasi lumipad na siya papuntang US preparation. Yata. Para sa kanyang preparation. Kaya yun nga, no? Parang you stirred the water tapos umalis ka. Parang nagpaiwan ka ng binulabog, tapos umalis ka. Binulabog mo lang lahat tapos iniwan mo. Oh, and let the people wander around. No? Uh-huh. And of course, magagalit yung mga tao. Sabi, tama pala rin sa Senator Manny pero wala pa naman siyang napapatunayan. So yun nga, sabi ko, there's really a problem, no? Tapos yun na rin yung problema, yun sasabihin niya na kakampi pa rin tayo, pero the method, no, yung paggawa niya talaga ng proseso ng kanyang pagbunyag is something to be questioned, no? Kasi kung talagang magkakampi kayo, presidente mo i-offer yung evidence. Correct. Ito yung makikita kong evidence, no? Uh-huh. Hindi sa press conference, kasi dapat wala kang mapapatunayan sa press conference. So, ibig sabihin, may possibility na yung kanyang motibo ay may personal at posibleng merong mga taong nasa likod niya. Yeah, exactly. Siyempre, no, kung titingnan mo yung papeles, ang dami nun. No? Given na totoo yung mga papeles, ang dami nun. No? At ang lalim ng mga sinasabi niya, no? Yung mga nadidiscover niya. So most probably may nag-offer ng evidence sa kanya, pero yun na nga, no, to the veracity of the evidence,
and to confirm no kung tama ba yung evidence or baka chismis lang din at baka makuryente tayo in the end. Yun na nga yung hindi natin mako-confirm because it was only offered through a conference. Wala naman talagang investigation na nangyari. Tingnan mo yung 7.6 billion pesos na inilaan para sa pangalawang sump, eh pera ng bayan niya, malaking halag pinag-uusapan ito. Alam din natin na pagka at ganitong sistema ng pag-distribute, hindi mo mawawala yung pagdududa na meron nga talagang naganap na katiwalian. Yun nga lang ang problema na yan. Yeah, exactly. Anyway, ano naman eh, yung tininang kayong process ng pag-distribute ng SAP, meron naman talagang paper trail. No? In fact, may mga, I've heard of several local chief executives no, na nakasuhan dahil sa yung mga nakapangalan doon, nakapangalan sa kanilang mga kamag-anak. So, may mga narinig na tayong ganun, although hindi na natin na-follow up kasi medyo marami-rami din yun. At the same time, no? Oh, at saka the same time nilipat nga sa DSWD to. If you remember sa DILG, if you remember dati DSWD sana nalipat sa DILG kasi nga yung gusto nila maging ano eh, maging transparent and maging centralized itong distribution. So hopefully merong paper trail yan. So makikita natin kung sino talaga yung may kasalanan if meron talagang proper na investigation. So yun yung abangan natin sunod, no? Kung after itong ganitong mga expose, meron bang or baka it, ano, baka yung pinalabas niya is already a result of an investigation na hindi natin alam. So, yun na nga eh. Yun na medyo problematic sa isang press conference kasi no, there's no way that it actually confirm or affirm anything that has been claimed. Correct po. Prof, maraming salamat sa opinion na ibinigay ninyo sa ating programa. Umaga po. Okay, maraming salamat, Mark Fargan. Let's stay safe pa Thailand. Opo. Si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:26 na mga katinig ang atong oras ng atong programa ng Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin, bumalik atong programa mula bayan, pipila ka mga pahinumdom. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Lagsik og nawa ang kasakit sa ulo og mata ni Laida Kansi, taga-Bangkerohan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kay nitong Marcia, sa Yaki Herbal Capsule. Nagugat siya. Tumurot ko. Siguro ko sa tulog niya. Wala gito. Sakit ako man sa basula. Sulaw niya. So, I try ko nun ako ni Yaki. Kasi ako ni Ino. Loli, ano man. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mga higala, epektibo kaayo. Busa ang ngayon lang na suwayan ninyo. Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mukita og aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko og pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usapay inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Mga kaibigang magsasaka, si DJ Durano po ito. Kulang ba ang inyong ani? Dahil ba kulang ang sustansya ng inyong lupa? O dahil ba dalas tamaan ng sakit ang inyong pananim?
gumamit ng Dragon Humus Soil Conditioner and Plant Growth Stimulant. Pinapataas ng Dragon Humus ang kapasidad ng lupa na humawak ng tubig at sustansya. Binubuhay din ito at ginagawang aktibo ang microorganismo sa ilalim ng lupa na siyang tumutulong maibalik ang sustansya ng ating pananim. Masaganang ani, magandang kita, san ka pa? Sa Dragon Humus ka na! Legalidad na produkto ng Tagchem Dragon Distribution. Ay, mga ayok balon! Ay, ayo. Ay, akong polo, nana. Naara diha, nakahalay. Huh, lisod na rin inatay na, oy. Nanay na, tatay pa. Lisod na wala na yung partner ba? Maong kinahanglan di kong kumpirme o dili magkasakit. May na lang, naming garlic plus na makapalikon sa akong lawas. Ang mga pagsulay, daing malampasan kung maisugun ni mong kiatubang sa tabang sa Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Garlic Plus with Sodium Ascorbate nga mo'y bahala sa proteksyon sa imong lawas sa unsa mang balatian. Kayang-kayang malampasan ang mga pagsulay nga imong kiatubang. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MMFSO. Ang inyong mga baboy, manok o bibig, baka o kayo, kanun, kan-a, o M.M. Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, M.M. Feeds Premium. Maayong magpatubo. Ang company uniform, basketball jersey, polo shirt, and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items, o uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing, and rubberized. Odron Uniform Center, Kinabawan, na makitaan sa Jover Lanes Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Napakahirap magkasakit ngayon. Para maging malusog at walang sakit, mag-Garlic Plus Sodium Ascorbate. Garlic Plus Sodium Ascorbate. Taglay ang garlic extract at vitamin C na mabisang pampatibay ng katawan para labanan ang mga karamdaman. Garlic Plus Sodium Ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, diba? Hay nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! Uy, pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lusot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess! Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kinabawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to. Keys Fight Plus Animal Feed Supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics.
ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit og King's Vita Plus mapalit sa tanang agribet stores duol sa inyong lugar. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:35 lang ang oras. Padayon kita ng itong programa nga Tinig ng Bayan samtang sa pikas sa bahin na itong hisgutanan. No? Kung diin na mga katinig, kalabot niining mga insidente sa mga kalamidad. Karong panahon na, medyo ganyan, kilong ito isdakbayan sa Kinapawan. Pero tungod kini sa kay panahon naman kita sa tag-ulan karon, no? Og maayipod nga ito ang hisgutan mga katinig, ang mga preparasyon nga ginahimo sa ginanlaing mga local government units, no? Gani, karong bulana, gideklara no, sa PDRRMC ang National Disaster Resilience Month. Kung diin, dunay mga aktibidad ang gipahigayon ilawom dito sa NDRRMC Memorandum number 61 Series of 2021 og duna kini tema mga katinig karong panahuna nga mahalat kahandaan kaalaman at pagkutulungan sa kuna sa pandemya kalasag ng bayan ano. So mo na iyang tema, subot pa subot ni Ana, nakasentro ang atuang National Disaster Resilience Month alang niining pagabatok sa COVID-19. Ang matag LGU, doon na naigi patuman nga mga sistema para mapunggan kini pero tungod niini, daghan pong nga mga LGU mga katinig ang naigupod sa COVID-19, no? Mao na ya dakong suliran diha o gagi kumpirma na no sa DILG Cotabato nga ubay-ubay na gyud ang mga naigo sa COVID-19. Siguro na sa datos mga katinig nga gipagawas no sa tuang DILG Cotabato, pipila sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang mga mayor sa makilala na kabalo naman tani ana. Oo, og ingon man ang katong mayor no sa Magpet, Lunan, Banisilan, Alameda, Carmen, Arakan ug sa Aliosan ug mga vice mayor usab sa Makilala, Matalam ug sa Antipas. Mao na sila mga nagapositibo sa COVID-19 no. But mao na. So tungod da niini unsay mga ginahimong lakang especially diri sa dakbayan sa Kinapawan aron na ma kay balo kita nga 2019 no, grabe po tang nga naigo sa linog o hangtod karon dagan pagyapon ang padayon pa nga naga-recover tungod sa grabing epekto ni ini no nya giapilan pa gyud sa pandemyang COVID-19 no. Oo, gani
Doon na nagipagawas ang ato ang local government sa Kidapawan nga kinhanglan mutuman gyud ang atong mga kigsuunan sa National Building Code of the Philippines, no? Kay daghang mga balay ang mga nagaguba tungod kay dili maayo ang mga construction materials nga gipang gamit, no? So unsay mga activities nga ginhimo karon diri sa Dakbayan sa Kidapawan? Kauban nato mga katinig ang atoang head sa CDRRMO si Salmer Bernalte. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, Loy. Good morning, Loy. Maayong buntag sa mga tigpaminaw na to sa CDRRMO sa Joy FM. That's right. Kung gusto na itong pahinumduman ang tanan na ang bulan sa July, this is National Disaster Resilience Month. No, so, we have to be resilient. Medyo gilibel na to from preparedness. We lead up to resilience. Buti pasabot, andam kita o maka-adapt o maka-adjust dayon kita kung ado naman ugali mga disasters na mahitabo o mamitigate kung ugaling doon ay padulong na disaster na nagapanghitabo na doon ay hazard sa atong mga communities. At mga activities ng mga naka-line up, ang national government or ang National DRRM Council actually nila ng mga activities ng pagabuhat ay katong mga quiz bee o guban pa ng mga pa-contest, no, para mahimong lively adunay activities nga salmutan labi na itong mga batanon. But there is an akbayan sa Kidapawan, doon na po kita ay kaugalingong local ng mga activities ngayon mo onloy and nakasentro kinis IEC hunger. Hello. Yes, sir. Yes, sir po. In coordination with Action Against Hunger, doon na magtay partnership karon na kauban kanila na mag-distribute og mga IEC basically mga kwan kinili guides against La Nina kay ang bulan mangod sa June is really good third quarter of the year usually La Nina ka na siya iting ulan. Muna nga may mga IEC materials kita nga ipang distribute dito sa mga dolo sa paan ng mga panimalay. No, ang gusto nato is magbutang kit mga posters din sa mga balay, pero kung ang mga balay labi na kung medyo dili kayo ta makakita og space para butangan ng poster ng family guides unsa buhaton nila in case ba flash floods, leaflets or plates na lang ang atong ihatag kanila, mga basahon kanang himuon nato. And then towards the end of the month we will conduct a drill, no, maghimo kita community drill para masairan nila kung unsa ang dapat nilang i-improve or masag-ulo nila ang mga procedures na gitudlo dito sa family guides. And then ato kining i-coordinate sa ato ang barangay officials and basic barangays nato niini will be Barangay Perez, Ilumabis and Barangay Poblasyon. Dito sa mga landslide area. Actually, ang mga landslide high-risk areas na ito, hindi na kahit problematic, no? Tungod ka na relocate naman siya sa city government. Okay. Dito kita karon sa kanang mga daplin sa sapa. Dudagan mag mga balay nga daplin og sapa, labi na ni poblasyon. Ang Nuangan River, for example, ato ang i-remind sila in case mo ang sapa din ha. Do, na may mitigations gihimo ang ato ang gobyerno aron dili mo overflow basta-basta ang atong sapa. But di maayo nga magkumpiyan sa atong publiko because katugan, i-level up nato into resilience ang ato ang level sa disaster management because kung magkumpiyan sa sila, anya uroy og ni apaw ang sapa, ni awas, di bulaga ang ato ang mga kaigsuunan. That is why no, do not take line up na activities like this. Pero po, unsa nato ipahigayon ang drill, sir, kay sa kasamtangan, di ba, bawal pag-apon tapok-tapok, maliban lang dito sa 30%, no, sa depende sa capacity sa venue. O kasagarang kinahimo mga drill online na, no? Pero kini, hinay ang internet ko na, unsa ni siya, actual kini ang paghahimoon? Actually, himoon lang ni Alaloy is ang pagkawas, gikan sila ko sa safe ground. Wala lang. Doon naman ko yung mga procedures nga enumerate, no? Ang ato ang family guide, no? Lakip din ha ang katong mga pasunod
unsay una gyud, no? So siyempre unahon nila ang ilang kaugalingon, unya ayha na mahitabo, dapat andamon ilang ilahang mga no, ang ilahang emergency kit. So kanto mga drill nga dapat himuon sa to mga panimalay, unya i-coordinate kana sa mga barangay officials kay if ma-ready nila na sila sa panimalay mismo. Gikuha ba usab sa mga tagbarangay, sir, kung unsa kadaghan kining mga pamilya nga nagapuyo daplin sa sapa nga posibleng og kanunay maapektuhan ini mga pagbaha nga masinati kung dunay mga makusog nga pag-ulan? Oo, we have more or less 1,000 families, no, na mga usa ka libo ka pamilya, no. So tanan kining nga mga kuan, tanan kining nga mga daplin og sapa, no, nga kuan nga to na identify in the barangays na mentioned tong Lumabis, Perez, and Poblasyon. So, kanakada ganun, apil na po din haang kuan, Lloyd, dili lang itong mga daplin sa sapa, apil na po itong mga naayuban nga vulnerabilities, especially for issues on social protection. Now, dili gina siya actually isa kalibo ka panimalay. So, katunang mga panimalay nga may mga issues sa social protection ug sa mga daplin sa ang ilahang mga balay na katukod. Okay, kini sila nga mga tagbalay, kining gitagaan na po bapud ba sila og warning sa city government nga kinahanglan mangita sila og laing lugar nga pwedeng kabalhinan, o nangita po ang city government nga kabalhinan nila? Actually, daghan na og mga nabalhin na transfer ang city government. Commonly kini nga mga panimalay, katunan ning mga balay nga ilahan na gid bitong property. Okay. Sample poblasyon ha, kani sa poblasyon ang sapa murabag ang nahitabo man gud dinhing atong Nuangan River na ay mga gihimo nila na encroach nila ba. So nag-build sila og mga retention walls or retaining walls sa tubig, unya nag-extend sila sa ilahang sa compound sa ilang mga panimalay, of which telpod sa maong mga tagbalay. Siyempre, di man ito na sila ma-relocate kaya titulado man sa ilahan ng property, kay bao naman ka sa ito ang policy or balaod na ito nga pwede na itong hatagan o housing unit kat nga gibalay. Correct. Oh. Or wala giyoy lote, wala si property. Unya, ilahan man ang property, unya, siyempre, kay ilahan man gi-encroach ang mga sapa, kung kusog ang tubig, mulapaw gid siya. Moawa siya ba kay gamay naman lang ang kuha ng easement sa tubig. So ang ato ang himuon na lamang niya na is i-alert sila, kinanglan aware sila na unsay buhato nila kung in case tungod sa constricted nga or kaning ipit ng agihanan sa tubig mo mahitabo ang pag-overflow, magkaroon tag flash floods, unsay buhato nila. Muna nga sa mga balay nga medyo daghantag madikitan o post, na kung nga space madikit nga poster sa portion sa ilang balay, sir. Then kung dili, wa gani, palitan kung gagmay yung balay, nga mga balay, atong ihatag mga pamphlets or leaflets, reading materials. Pero, sa una pa, no, na natigipang dikit din ha ng mga family guides. Pero kay di maguna mag-last og dugay ang mga materials, labi na papel lang ang mga materials, poster. So kinahanglan mag-refresh na pud ta, kambyuhon, bag-uho na pud nato itong mga materials nga itong ipangbutang. Okay, itong mga unang na panghatag, asa na ipangbutang to o basiwa na, no? Nangawala. Oh. Nangawala na pud to or nangakuha na, nangakuspaw na, hindi na mabasa. O kung naama na material, ang problema na, doon na ba yung panahon nga gihatag alang sa pagbasa, no? So mas mahinang i-refresh good sila. O ba ni ini ang isa sa mga ato ang giatubang karon kini nga pandemyang COVID-19, no? Tuduan po sila pag-abot sa mga evacuation kung paunsang pagpatuman para malikayan kini nga virus. Ako dito reading materials, appeal dito ang mga instructional guides sa pag-prevent sa kay prevention gid kita eh. Katugyod ang kanunay natong i-remind sa publiko paano ma-prevent nga matakbuyan sa COVID-19. So appeal siya, so kaning La Nina agi isa na lang nato sa reading material kay threefold man siya kanang common good nga threefold reading material nga pamphlet. Agi isa na lang nato siya kay ang La Nina nga mga information di man pod yun makahurot o occupy sa papel, na po dito ang guides against COVID.
no, to prevent nga makuan matakbuyan og COVID ang tuang mga katawhan. So apil na nilang mabasa loy na dito component siya. At least no. Sa kasamtangan sir, do na ba tay mga area nga gipailawom sa focus containment diri sa Dakbayan tungod ining kaso sa COVID kay murag 170 plus man yata gyapon no atong aktibong kaso ron. Ang pinaka recent nato is katong dinha sa Kuan, dinha sa May Sinsuat. And for 14 days I think murag next week mag-end na tong ilang Kuan po focus containment. Aha. Uh-huh. So morning pinakaulahi nga lugar na lang. Pinakaulahi, yes. Ay at least ano ni kunhod na gamay or gamay na lang no. Yeah, actually ni baba na po ang cases sa Kidapawan pero di na to gusto nga magsalig ang mga tao kay hinbaba na kay ang consequence mo diha na og magkumpiyansa mo sige gyud saka ang cases sa COVID. Correct, oo. Oh, so katong dahilan nganong ni baba ang ato ang COVID cases, kato ang dapat i-sustain sa mga tao. Unsa gihimo na to adto? Na nagnaog ang mga COVID cases nato, motoy dapat i-sustainer. Mm-hmm. Kay ang labi na karon adunay gipagawas nga kamanduan or kini nga pag-aprubang IATF no nga pwede nang mobiyahe nga di na pangitaan og negative RT-PCR test kadtong mga fully vaccinated na no. May possibility ba gyapon nga either kini makadugang o kay katong ganing giskutan namo ni Professor Bilino basin pike untong mga dokumento. Kay dali man kayo siya ipeke no, i-photoshop lang nimo o kuan dali ra gud kayo siya ma-edit no. Mo na posibleng musipan na pud din kaso sa COVID kung dili makontrol. Oh, correct. Dapat i-anticipate na sa tong gobyerno kay ang pag-counterfeit ni pud niya na ang maging problema later on. Unya paano na ma-verify dito sa mga checkpoints kung unsay peke, unsay tinuod ana. Correct, correct. But naaram man gid siya mga kuan loy, naaram man gid siya mga remarkable mga annotations nga nakasulat dito sa katong authentic yod ng mga cards. Kana lang kay siyempre di maguna lahi-lahi maguna nga LGU, so paano ni mabalaan nga kang inani nga LGU gini siya nga mga signatures. Mao na siya ang mga I think nagahimo na pud og measures para ana ang at ug national IATF, but it should not that belong enough no nga maunhan ni nagapang mga maldito ba kay namang gigoy mo attempt ana na magani na issue nga ang mga tao ipang katabok mga boundaries nga stricto di ba. Unsa na lang ning mga inani nga mga documents pa na ang mga possibilities taas na siya nga possibilities participating actually there might be another document no, another card gamiton or another system na gamiton to show nga kuha na ka kanang fully vaccinated na ka. Sa akong pagkaibaluloy ika nang ilahang temporary na magamit nila because it will be converted into another form, another card na. Pero wala pa na gina-implement karon, ginahimo pa nga system kay ang ginahong is na mugawa sulod. Motong ginaservation sa uban, motong prono, ike. Mo, good. Sir, salamat yung kayo sa higayon. Gagihatag din mo na itong programa. Dugang mensahe sa katawan. Ito lamang, no, gusto na ito nga kwan, gusto na ito nga dasigon ang mga barangays, especially barangay poblasyon, parent, program sa ato ang Disaster Resilience Month because kini mangong ilahang kuan ilang mga barangays mao inay mga vulnerable sectors or mga vulnerable communities dito sa ato ang problema especially La Niña population example no. And then ang ato ang gustong masiguro dinhi ang dili ma kuan ba dili ma overlook no tungod kay dunay mga restrictions ang pandemic. Medyo double time ni, medyo dubli ingat ang ato ang pagabuhaton. Sa publiko naman po, da kinahanglan ato gyud ang ilang kooperasyon. Di man para sa tuas, ilahara man pud ni. No, dito man ato ni kinarender sa ilang safe no para sa ilang kayuhan ang atong ginabuhat. And ang ato ang kuan lang, ang compliment lang ang gusto nato makuha gikan kanila is cooperation. Kadto lang man gyud loy. Salamat po kayo sir sa panahon niyo. Gihatag nimo na itong programa o gamayang buntag po.
Good morning. Thank you so much. Mga katinig inyong nabati si Salmer Bernalte, ang chief sa aliing mga aktividad, no, nga ilahang paghimuon, ha, bulan na sa Hulyo, kung diin na gideklara mga katinig isip National Disaster Resilience Month, no, kung diin paghimuon ng lain-laing mga aktibidades kapuyo di adaplin sa mga kasapaan. Sila gud kanunay ang apektado sa mga masinati nga mga pag-ulan, no, lisod biya kung ikaw umabahaan mga katinig, no. Pero wish you good na kaayo. O ga delikado 54 ang atong oras. Sige sa Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ma'am, nung gumamit ako kasi nung kopya, pag tiginabihan mo, mabasta. Saka yung bowel movement ko, sir, dati one day lang ako magbawas. Ngayon, 3 times. Wow, ang dami kong pinagbago. Pati yung ano, yung ulo ko palaging tumasakit. Na micro ko ako 2012. Apo. Ngayon, ang Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopi Yaki, yami. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani-ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic, ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2 ka 5 gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESE Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Carlota Balawan Tagadhagna Mohol maoy nakawala sa kasakit sa ihang abaga. Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man ang wana to abaga. Ipa-extry na ako sa ingo man ang doktor nga kailangan simintuan yung ang abaga. Jawa man ko'y kwarta. Nang gahi man ganin yung abaga. Ahong gikuha na nublusan ng buha niya si Uwil. Malipliho na akong kamot. Okay naman si Kuya, di naman siya magsakit-sakit. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig medyo ipit ang itong oras at programa ng Tinig ng Bayan. Salamat yun kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa itong programa ng Tinig ng Bayan.
naman si Grace Labagnao Castellano. Ako nga partner na si Kabong nga po. Nagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ako po si Tinig 4 Loy Rosario. Good morning kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.